Kamusta mga tol? Welcome back to my channel and nandito na naman tayo sa panibago na naman video. And for today's video, ang gagawin natin ay kung nababasa niyo sa thumbnail ng video na to na magpa-wiring diagram tayo ng isang or ng mini driving light or ng MDL. So ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-wiring sa mga motor natin, no? Sa pwede to sa lahat ng motor mga tol. SYM, Honda, Suzuki, or whatsoever. Basta sundan nyo lang yung diagram na gagawin ko. So yun, simulan na natin. Let's go. So bago ko simulan mga tol, explain ko lang sa inyo na meron kasing iba't ibang wiring diagram kung para mapagana itong mini driving light na to. So itong gagawin ko ngayon ay first diagram lang or diagram number 1 kung tawagin ko, no. At ang gagamitin natin ng natin dito mga tol ay single relay pero double switch. No, single relay double switch sa isang or sa dalawang pares or sa isang pares ng mini driving light. So paano nga ba gagawin 'yan? So ito muna, papakita ko muna sa inyo yung mga kailangan natin gawin or mga kailangan natin gamit. Siyempre kailangan meron tayong mini driving light. Ito, yan, mini driving light. So meron tayong relay. 5-pin relay ito. Hindi ko natatanggalin. Pwede kayong gumamit ng 4-pin relay, pwede ring 5-pin. So depende sa inyo kung saan kayo mas napapadaling mag-wiring. So meron tayo ditong fuse. Ayan, fuse, 3-way switch. Ayan, 3-way switch. Tapos meron dalawang switch dito na ordinary switch lang, no. At syempre battery para mapagana natin ito, para mapailaw natin. And mga extrang gamit like extrang wire kung kailanganin natin. And then syempre electrical tape for safety. At syempre tools ito. So, gaya ng sabi ko kanina, pagaganahin natin to, itong diagram na to ay gagamit lang tayo ng single relay pero double switch, no. So usually sa mga nakikita niyo yung mga wiring diagram, gumagamit sila ng double relay. So yun yung papakita ko sa part 2 ng video na to. So since ito part 1 muna or diagram 1 muna yung gagawin natin, ito lang muna ipapakita ko sa inyo mga tol, no. So yun, ang uunahin natin ay ito muna, lalagyan muna natin ang function tong battery. So ang gagawin kasi natin dito is parang ano na siya, actual na siya ng pag-wiring sa motor, pinakang actual. So meron tayong switch dito, dalawa, di ba? So itong isa, gagamitin natin to serve as ignition switch natin. Ito, itong isang switch na ito. So ang gagawin natin dito is kumbaga parang magiging accessory lights natin siya or accessory wire dito natin idudugtong. Kapag ino natin to, yung ignition switch, yun yung magiging function niya, yung on off ng ignition switch. So lalagyan natin to ng wire at dudugtong natin dito sa baterya. Ayan, kuha tayong wire. So lilabelan ko na siya mga tol para hindi na tayo magpaulit-ulit. Yan, ignition switch. Dito yan. Okay. So nagtataka kayo bakit open tong wire na to? Kasi ito yung magsisilbi nating accessory wire. Ito. Okay. So next naman mga tol is yung ating relay. So paghiwa-hiwalayin muna natin to. Niligyan ko na rin ng numbering to para hindi na tayo tanggal kabit nitong relay. So ito, 85, 30, and then 86, tapos 87. So itong apat lang na to yung gagamitin natin, no. Itong si 87A, ignore na natin to. Hindi na natin to, huwag nyo nang pansinin to. So ito na yung ating relay. So i-wiring na natin siya. Sisimulan natin kay number 30. Si number 30 laging nakatap to sa positive ng battery mga tol. Itong 30 na to, no. Lagi itong nakatap sa positive ng battery para mas maganda yung pasok ng kuryente. So dudugtungan natin to, and then tatap natin dito. Pero bago 'yan, kailangan
lagyan natin siya ng fuse. So wag na wag yung kakalimutan maglagay ng fuse, lalo na pag nagkakabit kayo ng mga ganito na ilaw or busina, para once na magkaroon ng problema sa pagkakawiring nyo or magkaroon ng grounded man or short circuit, si fuse ang unang masisira. So hindi masusunog yung buong motor, hindi rin wala rin masusunog na parts dito kung ano man dyan. Tapos gamit kayo ng fuse na siguro at least 5 amperes. Ito 5 to eh. Pwede kayong gumamit ng 7.5 or 10 hanggang 15, no? So pag 5 kasi, konting short circuit lang nito, putol agad to. Ayan, kasi manipis lang siya. So yun yung gamit ko. Lalagyan natin to sa number 30. Papunta kay battery. So ito si 30. Ayan, may number na yan. Ito natin siya itatap. Okay, so tapos na tayo kay number 30. So next naman natin si number 86. No? Si 86 ay tatap natin sa accessory wire. Si 86 naman mga tol, lagi siyang nakatap sa accessory wire. No? Si 86, kapag ka magwa-wiring kayo. Kasi ito yung trigger natin, no? Yung 86 at 85. So kaya kailangan itatap natin to sa accessory wire, which is yung accessory wire natin dito ay ito nga yun, sa may ating ignition switch. So tatap natin dito. Ayan. So okay na tayo kay 30 at 86. So ito hindi ko na to lalagyan ng balot kasi mamaya may explain ako sa inyo. So isunod naman natin itong 85. Sa 85 mga tol, itatap nyo siya sa negative ng baterya dito. Pero ang kasabay niya is yung negative ng ating may driving light. Halimbawa ito yung negative natin or yung ating ground. So kanina kasi tinesting ko na to eh. So ang color ng dilaw ay yung dilaw din. Ang color ng ilaw na dilaw ay yung dilaw din. At yung puting ilaw ay yung puting wire din. So itong black na to, ito yung magiging ground or yung ground ng ating mini driving light. So ito at yung 85, which is ito, pagsasamahin natin. No? So ito, balatan muna natin to. Okay, si negative or yung ground ng ating mini driving light, pagsasamahin natin sila ni 85. Ito, 85. Yan, color yellow. Dudugtong natin siya ng wire dito para matap natin sila dito sa negative. Sa negative ng baterya. Okay, tapos na tayo kay 85. Ito na siya. Pinagsama natin yung 85 tsaka yung ground or yung negative nitong mini driving light. At pinagdugtong natin sila sa negative ng baterya. So ang natira na lang dyan is itong wire ng ating mini driving light na color yellow at white. At itong 87. No? So dito na natin itatap sa 87 yung ating three-way switch. O yung ating domino switch, kung ano man yung switch na gagamitin ninyo, kung ano man klaseng 3-way switch yan. Ito natin siya itatap sa 87. So, ilimutan natin to. Yan. Ang itatap natin dito mga tol, sa 87, is yung positive or yung source nitong switch na ito. Since kanina, tinesting ko na siya, ang pinakang source niya or yung kailangan nakatap sa main is yung pula. And then, ito na yung high and low niya, itong dalawa. So, ito yung kailangan nakatap sa ating source or yung main. So, ito yung itatap natin dito sa 87. Yan, yung red. Kung hindi nyo siya matesting ng
tester, manual testing nyo na lang, no? Manual testing nyo sa battery, kuha kayo ng isang ilaw, isang, o kaya test light, tapos itap nyo isa-isa sa battery. So yun, itong red, tatap natin sa 87. Susunod natin mga tol is ito na lang, apat na wire na to na natitira. So ito naman, ito yung wire ng white ng ilaw or ng low. Yan yung 1. Ito yung wire ng 1 or ng low ng ating switch. And ito naman yung wire ng high or yung number 2 ng ating switch. So ito, depende na sa inyo kung saan nyo sila itatap. Kung gusto nyo ito, tap nyo sa yellow or sa white. Basta nasa inyo na yan, decision nyo na yan kung ano yung gagawin yung high or low doon sa inyong mini driving light. So since ito, wala pa naman akong inaano, kahit saan na lang dito. No, tap po na lang siya dito kahit saan. So mga tol, okay na, napagkabit-kabit na natin lahat. Ito, wala na to. Lagyan nyo na lang to ng wire kung sakali man. Lagyan nyo siya ng electrical tape para hindi na magamit. So okay na, napag-tap na natin lahat ng wire. So, ito na yung ating relay. Natap na natin yung 87 dito, papunta sa may 3-way switch natin. Itong 85, papunta dito sa negative ng battery, kasama yung ground ng ating mini driving light. Ayan. And then itong 30, ayan, tinap natin dito sa may rekta ng battery, pero merong fuse. Ayan, merong fuse. And then yung 86 naman, tinap natin sa ating accessory wire, which is ito yung nag-improvise tayo ng accessory wire. So, yun. Pero, meron pang isang switch na natira dito. No? Saan ko ba ito gagamitin? So, bago yan, i-ano muna natin to. Testing muna natin kung gagana. So, on ko yung ignition switch. Kita ba sa video? Yan, ito. Ignition switch. On. Yan, may narinig ba kayo ulit? Pakinggan nyo ha. So, pag on ko ng ignition switch, yung relay ko gumana na agad. O, yan. Patay. Bukas. Yun. Gumana na agad siya. So, pwede ko na siya ngayon gamitin. Yun. High. Ay, low. And then, high. Yan o. Low. High. Patay natin. So, napansin nyo ba mga tol? Pagka-on ko pala na ignition switch, gumana na agad yung ating relay. Pero, walang lumabas na output. O, diba? Ibig sabihin, kapag naka-on yung ignition switch, gumagana na yung relay. Kaya ngayon, ipapasok natin tong switch na to. Kumbaga, ito yung magiging main switch ng lahat ng yan. At dito natin siya itatap. Kaya hindi natin binalatan to. Kasi dito natin siya itatap. Or idudugtong, i-connect. So, connect natin. So yun, nalagyan na natin yung ating main switch. So, titestingin ulit natin, no? So, on natin tong ignition switch. On natin. Yun, naka-on na pero hindi siya tumunog. Ibig sabihin, hindi siya gumana ulit. Yun. So, hindi siya tumunog. Ibig sabihin, hindi siya gumana. Kahit pindutin mo yan, ayan, wala po yung connection or hindi yan gagana. Kailangan natin ngayon pindutin yung ating main switch para gumana yung ating mini driving light. Yan. Ulit. Pakinggan nyo ha. Yun. Gumana. So ngayon, pwede na natin ngayon gamitin yung ating mini driving light. Yan. Low. High. Low. High. Okay na. So yun mga tol, gumana na yung ating mini driving light. Ayan, gamit lang ang ating single switch, pero dalawa, ay, gamit lang ang ating single relay, pero dalawa ang switch. Ito yung tinutukoy kong switch na yun mga tol. Double switch, single relay. Ito, huwag nyong pansinin ito kasi, ano lang to.
artificial lang to na ignition switch. No, itong switch na to. Pero ang pinakang switch talaga natin dito is ito. Itong main switch and then three-way switch or yung domino switch natin. So, kapag ka nag-install kayo nito, bahala na kayo kung saan yung ilalagay yung main switch sa motor ninyo, sa parte ng motor ninyo. Ang kailangan lang dito mga tol, huwag nyong kakalimutan na patayin si on, si main kapag ka nagpatay kayo ng mini driving light. Kasi kapag buhay ito, at patay ito, wala siyang output, may possibility na mag-overload itong relay. Pwedeng masira ng maaga. So, kapag ka pinatay nyo yung inyong mini driving light, patayin nyo rin yung main switch. Yan, patay. Usually, ginagawa ko rito, dire-direct ako siya sa park light switch para kapag ka umaga na, pagkapatay ng ilaw, patay na rekta sa park light switch. Hindi nagagana yung aking mini driving light. Kasi patay na yung park light switch ko. Kumbaga yun yung pinakang main switch ng aking mini driving light. No? Ayos ba? So yung mga tol, hanggang dito na lang yung video na to. So part 1 pa lang to. Abangan nyo yung part 2. Yung gagamit naman tayo ng dalawang relay at single switch naman. No? Kung dito, 2 switch, single relay. Dun sa next video natin, double relay, single switch lang. So, yun yung ating gagawin next video. So, maraming salamat sa panonood ng video na to. And, lagi kayo mag-iingat sa mga biyahe nyo. At, syempre, lagi mag-iingat sa pag-wiring para maiwasan natin yung shortage at yung pagkasunog ng motor. At, yun lang. Ride safe sa ating lahat. God bless. Bye-bye.